kailangan ang imbestiga dyan, ha, para sa akin, the best person para sa ribbon, Blue Ribbon Committee ay si Senator Cayetano. Panoorin nyo ngayon. Parang mukhang ano, ha? Mukhang okay to si Robin Padilla, ha? Tingnan natin. Senator-elect Robin Padilla, dapat imbestigahan din ng Blue Ribbon Committee ang umano'y agricultural smuggling kung mapatunayang may sala ang mga nasa listahan na inilabas ng Committee of the Whole report, dapat aniyang managot sila. Pagka medyo na imbestigahan ka, unahan mo na kagad ng resignation kasi ako. Sorry Robin, mamaya i-discuss ko 'yan, ha. Resignation daw, resignation. Sige, kapag na-imbestigahan. Sana magkaroon na tayo ng ganung klaseng delikadesa. Hindi yung pag na-imbestigahan ka dito sa atin kasi nakakapit pa rin, kapit tuko pa rin dun sa posisyon niya. Eh, heinous crime sa akin yan. Dapat yan, hindi lang mag-asawang sampal lang pabaon dyan. May sikmura pa. Dapat may sikmuraan din. Gusto rin ni Padilla na maging miyembro ng Commission on Appointments dahil natutunan niya raw sa New Bilibid Prison kung paanong kumilatis ng tao. Yung patungkol kay Robin Padilla, maganda yon, no? Yung sinasabi niya na dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Committee itong Department of Agriculture. Matapang siya. Para sa akin, napakaganda nung gagawin ni Robin Padilla na yan. He is in a good start. Kasi kailangan mo talaga maging independent na senator, although part ka ng majority, kailangan talaga ay meron kang sariling pag-iisip at hindi ka nakokontrol ng ibang tao. Kaya katulad niyan, sinasuggest niya maimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. At higit sa lahat, kailangan ang imbestiga dyan, ha, para sa akin, the best person para sa Blue Ribbon Committee ay si Senator Cayetano. Bakit kanyo? Naging ano na yan, eh. Ha? May experience na siya dyan, namuno na siya dyan, meron siyang background about sa law, at talagang matagal lang senador yan si Senator Cayetano. And at the same time, ang track record ni Senator Cayetano, he is neutral. Hindi siya pwedeng gawing tuta. Kasi kailangan sa Blue Ribbon Committee ay hindi pro, hindi rin yung basta lang makakontra. Medyo andun siya sa totoo. Kailangan dyan ay independent na tao. Kaya para sa akin, dapat talaga dyan sa Blue Ribbon Committee si Senator Cayetano. But hindi natin alam kung siya ay pagbibigyan ni President Marcos pagkatapos niyang hamunin ng debate si si Marcos dati. Hindi nga nakasagot. Hindi ko alam kung may pagtatanim siya ng sama na loob. Siyempre, hindi niya hahayaan yan si Senator Cayetano. Ha? Pero maganda ang simula ni Robin Padilla. Senator Robin Padilla, sana po ikaw ay hindi sa simula lang. Ha? Marami kasing ganyan, eh. Sa simula, makisig. Sa simula, pakitang gilas. Sa simula, dunung-dunungan. Pagdating sa huli, trapo na. After 3 years, trapo na. Yan po ang nakakatakot. Huwag naman sana maging ganyan si Robin Padilla, ha? Pero ako, so far, gusto ko yung sinasabi niya na pagsasampal-sampalin niya, ha? Dapat yan, sinisikmuraan yung mga sa agriculture na yan. Kasi kung mga korap yan, eh dapat talaga sampahan niya ng kaso sa Blue Ribbon Committee. Para sa akin po, no? At saka yung sinasabi niya na dapat mag-resign. Para sa akin, okay din yon. Kaya lang, hindi realistic sa Pilipinas. Bakit? Hindi uso sa Pilipinas yun. Yung pagka ikaw ay iimbestigahan, magre-resign, sa Japan ata, medyo sensitive sila sa ganyan. Di ba? Pagka merong kahihiyan, nagsisuicide nga. O, hindi ko po sinasabi, I will not tolerate or i-advise sa inyo na mag-suicide. Hindi po. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Ha? Ang ibig ko lang sabihin, meron silang kahiyan sa sarili. Pagka merong naramdaman nila, failure sila, nagsisuicide sila, eh. Ha? Eh dito sa Pilipinas, hindi uso yan. Yung sinasabi ni Robin Padilla, maganda, kaya lang malayo sa katotohanan. Yung pag inimbestigahan, magre-resign? Hindi po. Eh yung dito na nga, may kaso na. Tambak na ang kaso sa korte, tumatakbo pa. Sinungaling ba si Coach Oli? Yung iba nga, nakakulong na, tumatakbo pa, eh.
Tapos sasabihin ni Robin Padilla, inimbestigahan lang, mag-resign. Malabo yan. Maganda yan. Pero sa ngayon, malabo yan. Hindi applicable sa Pilipino. Ano to, Robin? Maganda yan, uulitin ko. Pero wag ka na magkalayo-layo. Diyan lang sa paligid mo, marami. Saan katutak na nga ang kaso? Tumakbo pa. Nanalo pa. Saan katutak na nga ang hindi nababayaran sa tax? Nanalo pa. Hindi mo na kailangan pumunta sa Department of Agriculture o para sa ano. Tama yan, naniniwala ako sa sinabi mo niyan. Pero mas malapit dyan, mayroon mas malapit dyan sa inyo. Hindi na nga nagbayad ng tax. Kaso-kaso na ang nangyari. Tumakbo pa. Nanalo pa. Ah, saan ka? Ah, diba? Sa botong 13-0, unanimous ang desisyon ng Korte Suprema na kwalipikado. Lupit, no? 13-0. Nung tumakbo at maaaring mahalal sa pwesto si President-elect Bongbong Marcos. At ang kanyang Certificate of Candidacy, valid at naayon sa batas. Hindi pinabura ng Supreme Court ang mga petisyon na humihiling na baligtarin ang mga desisyon ng COMELEC na nagbasura sa mga disqualification case laban kay Marcos. Nag-ugat ang kaso sa hindi paghahain ni Marcos ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Sa petisyon, tinukoy ang pagkakakonvict ni Marcos ng Quezon City Regional Trial Court na ayon sa petitioners ay nangangahulugang ito ay perpetually disqualified na humawak ng public office gaya na nakasaad sa Presidential Decree 1994. Pero sabi ng COMELEC, ang nakakasaklaw sa kaso ni Marcos ay ang 1977 National Internal Revenue Code na nagpapataw lamang ng penalty na multa o pagkakakulong o multa at pagkakakulong. Ito ang kwento niya na meron siyang kaso at binasura, sabi hindi raw COMELEC ang magdidesisyon niya kundi Supreme Court. Okay? Dapat disqualified na siya dahil sabi doon sa batas doon sa 1997 ata yun. Hindi ko alam yung exact date, no? Pero sabi no Supreme Court, 13-0. Ha? Hindi yun dapat ang gagamiting batas, bagkos yung 1975 something ata. So yung mga nahuli, na ano ba dun sa batas? Kasi dun sa 1990 something na batas ay hindi ka na pwedeng humawak ng elected office. Okay? Hindi ka na pwede iboto ng tao, in short. Doon sa dating batas naman, ha, ay pwede ka pa rin tumakbo, pwede ka pa rin humawak ng opisina, pwede ko pa rin mahalal, pero may kulong at multa or kulong o kaya multa. And or yan, and or. So ang in-apply nila yung 1970 something na batas, kaya pwede siyang tumakbo, multa lang. Ha? So yun ang choices. Kulong at multa or kulong or multa. Ang in-apply nila, multa lang. Palakpakan natin ang Supreme Court. Ayun po yon. Ganon ang naging desisyon. Okay? Ito naman ang masasabi ko dito. Everything has a timing. Hindi ko alam kung kaninong ano to, martial law group daw sila, human rights, martial law, group of human rights. Ewan ko basta ano sila. Hindi ko alam kung anong kulay nila. Yellow ba sila? Pink ba sila? Ewan ko kung anong kulay sila. Ha? Okay. Pero ito lang sa akin. Napaka-importante sa isang bagay ang timing. Timing po, timing. Kahit napakagaling mong kumanta, pero sala ka sa timing, ang kalalabasan mo sintunado. Okay? Para sa akin, ganyan ang dating sa akin ng ginagawa nitong paghahabla. Ha? Wala kayo sa timing. Kaya labas nyo ngayon, sintunado. Bakit? Tatandaan nyo, kahahalal lang ni Marcos. Ito po, hindi ko po sinasuggest na tayo ay mag-aklas, tayo ay magrebelde sa government. Hindi po ganon. Sa katunayan, paulit-ulit kong sinasabi, pag merong mag-aaklas at merong makikibaka, at kahit sino pa yan, sinong grupo pa sumusuporta dyan, hindi ako pupunta sa kalsada. Ayoko ng rebellion. Kahit anong pangalan ilagay mo dyan, pag ikaw pumunta sa kalsada, maling pamamaraan yan, rebellion para sa akin yan. Irirespeto ko yung gusto magrebelde, inirespeto ko yung gustong pumunta sa kalsada, but I'm out of it. Yun po, malinawanag tayo doon. So ayoko ng pag-aaklas laban sa gobyerno.
Pwede ka magbigay ng opinion mo laban sa gobyerno kung mali ang ginawa, pero hindi para pabagsakin ng gobyerno. Para ayusin ang gobyerno at mayangat ang mga bansa, ang mga Pilipino, ang pamumuhay ng Pilipino. Okay? Ganun po. Ha? Hindi ko po kayo sinasabihan mag-aklas. I will not take any part of it, sinasabi ko na. Okay? Kaya lang, mali ang timing. Ha? Doon sa mga gustong mapawalang visa yung kanya, susuportahan ng tao yan kasi mabango yan si Marcos ngayon. Kahalal lang. Isip-isip po kayo. Hindi ko sinasabing mali ang Supreme Court dito, but definitely, may mga human factors yan. Ha? Ano yan eh? Ay, malakas pa masyado ang public opinion about it. Kasali pa ang public opinion about it. Itanggi man nila or hindi, tao lang naman yung mga tao dyan sa Supreme Court, hindi yan robot. Okay? Ha? So, ano pa yan eh? Malakas pa. Dapat yan, ha? Tingnan nyo to. Yung ultimong sumisigaw ng Marcos. Ah. Tingnan ninyo. Pag hindi na solusyonan ang gasolina, hindi na ibaba ang bigas, eh matay sa COVID, hindi na solusyonan, nag-lockdown ulit, nagutom ang tao, abangan ninyo. Yung mga sumisigaw-sigaw ng Marcos, sila din yung nasa kalsada, sila din ang pupunta dyan para magreklamo. Anong ibig kong sabihin? Wala pa sa timing kayo. Dapat humanap kayo ng tamang timing na yung public opinion, meron na. Wala na kay Marcos. Nasa inyo na. Kasi malakas pa yan. Real talk lang po tayo. Hindi ko sinasabing tama. But real talk, malakas pa yan. Kapapanalo niyan eh. Mag-aano pa yan. Definitely, hindi aano ng Supreme Court yan kasi mag-inauguration na. Magkakagulo Pilipinas pag binagsak ng ano yan. Binagsak ng Supreme Court yan. It will not be healthy for the Philippines. Real talk po. No? So, wala eh. Mali ang hakbang na ginawa nila. Too early. Ako ayoko. Huwag nyo pababa. Para sa akin, sana matapos ng Marcos ang kanyang panunungkulan. Pero doon sa mga gustong magreklamo talaga sa kanya, hanap kayong timing. Ha? Una, hinawakan niya na yung agriculture. Ano na yan, ha? Department of Agriculture. Ah. Pag nagutom ang Pilipinas at hindi niya nababa ang... Tapos may reklamo dyan, patungkol dyan sa Department of Agriculture. Tapos siya ang hahawak dyan sa Department of Agriculture at hindi niya nagawa ng paraan yan. Yan, medyo maglalaban na yung mga tao. Ultimo yung mga vloggers nila dyan. Pag nawala na ang public opinion, pag nawala na ang mga tao sa side ni Marcos, ni President Marcos, very possible, yung mga taong vloggers dyan sa kabila, posibleng lumipat din sa kabila. Alam mo yung mga sensitive sa views? May mga vloggers na ganyan, sa views sila nakatingin, hindi sa paninindigan. Oh. Pag swing at nawala ang popularity ni Marcos, si swing din yung mga vloggers na yan. Relax. Wala kayo sa timing. Oh.